Magandang araw mga galudi. Ngayong umaga, ibabahagi ko sa inyo yung mga bagay-bagay na natatanggap ng isang guro na naka-assign sa mga far-flung school o yung mga tinatawag na last mile school in the division, particularly sa division of Valencia City. So saan ba namin ginagastos yung mga natatanggap namin mga hardship post allowance? Okay. So, sa likuran ko, kung mapapansin ninyo, meron tayong XRM trail type na motor na makikita. Actually, isa itong Motard. Nabili ko po ito last 2011. Motard siya. Pero ngayon, kung mapapansin nyo, kakaiba na yung trail type na. Bakit? Dahil kailangan nating i-upgrade yung motor natin pag naka-assign tayo sa mga malalayong lugar at hindi magandang kaya-aya yung dadaanan. Ano na yung mga parts na binili ko? Galing sa hardship post allowance. Oh, by the way, magkano nga ba yung natatanggap kong hardship post allowance? So, 25% po yan sa salary natin, teacher 1. 25% yan. So, kayo nang bahalang magpinta. Okay, ito yung mga parts na aking pinalitan sa aking motor para magamit ko po ito sa pagpupunta or pag duty sa school. So kailangan ba talagang palitan bago ang lahat? Kailangan talaga, kasi may mga portion tayong dadaanan na hindi kaya ng ordinaryo lang ng mga motor or ng XRM. So yung XRM motor, napakabigat nun. So ito yung nangyari, pinalitan ko na. Gulong. Sa gulong lang, itong una sa sarap, nasa 1,200 yung gulong. Sa likuran naman, 1,300. So, pangatlo, ang rim. Iba kasi yung presyo ng rim. Dalawang rim. Hindi ko na natandaan, parang tag 800 yata yung rim na yan. Kung sa bandang harap, nasa 900 yata. Then spoke. Okay, yung mga spoke, iba din yung presyo. O iba-iba rin yung mga presyo niyan. Saka yung hub. Yan. Ito yung una kong mga pyesa or parts ng motor na binili ko, pinalitan ko pagka-receive ko ng aking allowance. All in all, dala ng labor, gumastos ako ng minus 10,000 pesos. Okay, sa dalawang gulong lang yan, rim at mga spokes, then hub na rin pala. Sunod na ginastosan ko pagka-receive ko ng aking hardship allowance ay ang kanyang block. So ang block na yan, nasa 57 na block. Almost 3,000 yata yung pagkabili ko. Di pa kasali yung labor. Okay, sa block. Sa cylinder head, mag 6 months pa lang yata, or yun, mag 6 months pa lang ang pagka install yan. Nasa 3,500 dala na ang labor. Then ito sa bandang ibaba, ito yung carburetor natin. Gumastos din ako niyan ng kumulang sa 4,000. So yun, 4,000. Then sunod, itong open pipe, YRS na open pipe or exhaust pipe. Yan ay binili ko na sa halagang 2,200. Okay, 2,200. Pagpa-install, 500 yata yung pagpa-install niyan. Sunod na ginastusan ko ng aking hardship ay itong clutching. Bakit kailangan magpalit ng clutching? Kasi matik yung XRM motor. Kailangan mong magpalit ng clutching para kung sakasakaling napaka dulas ng daan,
mabilis maka nakadagdag yan sa hatak din ng motor ang pag-clutching. Gumastos yan ng 1,200. Pinainom pa ang mekaniko kasi kaibigan ko rin yung mekaniko. Ako na yung nahihiya sa kanya. So 1,200 plus inom pa yan, ha, Red Horse. Then sunod na ginastusan natin, handlebar. Ang handlebar ay nasa 1,200. 1,200 po. Hindi nakasali yung labor. And then ano pa yung dinagdag natin? Racing plate. Pero mura lang yan, pampadagdag, papugi lang ng motor. So ito yung mga, yun yung mga nagastos ko sa aking motor para magamit ko sa aking duty, no? Pagpupunta sa school to teach our children. Ngayon hindi siya masyadong nagagamit kasi nga naka-pandemic tayo ng 2 years. Medyo nabawas-bawasan yung maintenance. Okay. Minsan din, hindi minsan. So, minsan nga talaga. So, minsan, naiiwanan ko itong motor dahil nga may mga pagkakataon na nasisira siya sa daan. So, kailangan talaga ng maintenance. So, yung maintenance sa sinasabi ko, kung naisip niyo o napapansin niyo, doon ko yun kinukuha sa hardship na natatanggap namin. Yung partner ko kasi minsan hindi niya naiintindihan yung mga kailangan gastusin sa motor, eh. Kailangan kong mag-secret ipon para mabili yung ibang parts na kinakailangan ng motor. Minsan dinadaan pa sa lambing-lambing para lang mabilihan. Okay. So ngayon nawala na yung hardship allowance namin. Wala na kaming hardship allowance dito sa Division of Valencia. So, kailangan ko lang mag-ipon. Kailangan ko rin magtipid sa gastos para mabalikan itong motor sa mga kinakailangan parts. Gaya nito. Ito sa unahang brake. Pero hindi ko pa napagawa kasi nga wala pa akong budget. Pagtsatsagaan ko na lang muna yung handbrake niya. Hindi na ako makapit. Sa mga nagtatanong, yun yung mga pinagagastusan namin sa aming hardship. Sana maintindihan nyo rin yung mga sitwasyon namin. Although may mga may mga sweldo kaming kinatanggap, pero alam mo na pag teacher naloloan, okay, nakukuha sa mga private lending institutions kasi nga kung hindi ka utang, wala ka rin naman diretsong gagawang project. So sana may share ninyo sa mga sa mga teachers na kagaya ko nasa far-flung areas or last mile school. Yan lang po mga ka-vlogs. Maraming salamat.